Magandang araw! Isang bagong paglalakbay mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher V na maghahatid sa inyo ng mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral. Kwentong ito ay pinamagatang Ang Ulirang Bata. Isinulat ni Pepin V. Galinato mula sa Deaf and Abra Schools Division, Cordillera Administrative Region, iginuhit at pinaganda ni na Mr. G. Gracie Olaya, Mr. Allen A. Moran, Mr. Risty G. Agustin, at Mr. Romeo C. Ordonez. Binigyang buhay sa anyo ng storytelling ng inyong lingkod. Teacher Rubilin A. Urbiso ng Kibalabang Integrated School mula sa Malaybalay City Division ng Region 10. O mga bata, handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Pero oras muna para tayo ay... Gusto niyo bang makilala ang ating matauhan sa kwento? Ipakikilala po muna sila sa inyo. Si Tatay Lucas, na ama ng batang bida ngayon. Si Nanay Rosa, ang ina ng batang bida sa ating kwento. Si Aling Marta, siya ang kapatid ng kanyang ama. At sa tingin niyo, sino kaya ito? Siya ay kamag-aral na lumapit sa batang bida. At ang pinakahuli naman ay si Pipo. Si Pipo ang ating bida sa kwentong ito. Handa na ba kayong makinig? Simula na natin ang ating kwento. Ang mga kapitbahay sa lakas ng iyak ni Pipo. Inay! Yan ang salitang lumabas sa pagbibig ni Aling Marta kay Pipo. Ano ang nangyari sa naman mo? Gayun na lamang ang lungkot ni Pipo at hindi niya masabi ang nangyari sa kanyang inay. Ay Lucas ay isang karpintero at si Nanay Rosa naman ay isang may bahay. Nasa ikalawang baitang si Pipo sapagkat mag-isa na si Tatay Lucas na naghahanap buhay para sa pamilya. Isang araw, maaga pa lamang ay umalis na si Tatay Lucas dahil malayo pa ang kanyang lalakarin bago makarating sa kanyang pinapasukan. Sa aga ni Tatay Lucas, hindi na namalayan pa ni Pipo ang pag-alis ng kanyang ama dahil sa himpin ng kanyang tulog. Umupo si Pipo sa mes at dito na naman nanumbalik ang lungkot na nararanasan nila na nagpaluha na naman sa kanya. Noong nanggaling si Pipo sa paaralan, nakasalubong niya ang kanyang ama na naghahatak ng dalawang kambing. Tatay! Tatay! Saan ninyo po kinuha ang mga iyan? Tanong ni Pipo sa kanyang ama. Kinuha ko kay Tata Pedro mo para alagaan natin. Sabi ni Tatay Lucas sa anak. Masaya si Pipo at tinulungan niya ang ama sa paghatak sa dalawang kambing para ipastol ito sa kabukiran. Tuwin na ako tuwing Sabado at Linggo! Ng Lunes. Maagang gumising si Pipo dahil sa may bagong damit at tsinela siya at gusto niya itong isuot sa pagtungo niya sa paaralan. Mayroon na rin siyang baon na perang bigay na kanyang tatay. Makarating si Pipo sa paaralan, nilapitan siya ng kanyang kamag-aral at tinanong niya, Pipo, saan ninyo kinuha ang pambili ng bagong tsinelas at damit? Wala namang trabaho ang tatay mo. Sumagot naman si Pipo at sinabi niyang, nagbenta kasi si tatay ng isa sa mga palaki naming kambing, kaya doon kami kumuha ng pambili ng mga ito. Hindi
Di nagtanong pa ang bata at pumunta na rin si Pipo sa silid aralan. Habang lumalaki si Pipo, ay tumataas rin naman ang kanyang gastusin sa pag-aaral. Dumarami rin ang pangangailangan ng mag-ama. Sa kapila ng mga ito, hindi nabago ang sipag ni Pipo sa pagtulong sa mga gawain sa tahanan. Nang Sabado at Linggo ay palaging araw ng pag-aalaga ni Pipo sa kanilang mga kambing, lalo na kung may pagkakataong trabaho ang kanyang ama sa mga araw na ito. Aking responsabling anak si Pipo sa paglipas ng panahon. Nasa high school na si Pipo. At kahit na binata na si Pipo, hindi niya kanalimutan at ikinahiya ang pinanggalingan niyang buhay. Sipag at sakripisyo ni Tatay Lucas at Pipo na kapagtapos ng pag-aaral, ikinintal niya sa kanyang isipan na pagbutihin ang kanyang pag-aaral para mapalitan niya lahat ang sakripisyo ng kanyang ama. Ang pinakamasayang ama kundi si Tatay Lucas dahil nakamit ng anak ang inaasam-asam na pagtatapos sa kolehiyo. Ang Pipong minamaliit at inaapi noon, ngayon isa na siyang ulirang guro sa kanilang bayan. Nagtatapos ang kwentong pinamagatang ang ulirang bayan. Salamat sa inyong pakikinig. O mga bata, may natutunan ba kayo sa ating kwento? Pag may tiyaga, determinasyon at tiwala sa sarili, lahat ay inyong makakamtan basta't manalig ka lang sa puong huwag kalimutan ang ating magulang, ang isang biyaya na dyan sila upang tayong mga anak ay kanilang magabayan.